Another good news para sa lahat, pati sa mga adik. Di ba? So, yung kwampo, war on drugs ng previous administration will continue but with a different ano approach po. Ini yung kill, kill, kill. Pagtay, pagtay dito, pagtay doon. Oh. So, yun po ang sabi ng ating presidente. War on drugs under Marcos to focus on prevention and rehabilitation. Sabi niya, no, napakinggan ko ito doon sa interview ni Tony Gonzaga, Tony Talks. Kailangan na niya ang gawin natin, turuan natin yung mga bata. Sasabihin natin sa kanila, papaliwanag natin sa kanila, na pag ikaw ay pumasok dito, gumamit ka ng illegal drugs, mapapasama ang buhay mo. Kailangan na niya maintindihan nila yon. Pag naintindihan, iiwas sila mismo. Ituturo natin na walang patutungo ang mabuti. Pag ikaw ay nalulong sa masamang bisyo, masisira ang buhay mo, makukulong ka, o baka madisgrasya ka dyan. Yun, and rehabilitation, prevention and rehabilitation po. Doon sa mga naging addict na, edi itreat natin anya. Ini yung tukhang. Ano, masaya na kayo, mga kakampon at yung mga anti-Marcos. Masaya na kayo. Ang problema sa inyo, pag may mga magagandang ginagawa yung ating Pangulo, hindi man lang makarinig sa inyo ng approval, silensyo lang kayo. Pero pag may mga nakikita kayong binabantayan lang ninyo yung mga pwede kayong bumanat. Di ba? Yun ang medyo problema sa inyo. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will sustain the war on narcotics but will focus on preventing the use. Prevention is better than cure. Of banned substances in on rehabilitating drug addicts. I-rehabilitate hindi yung pag-abulin mo na siya, na biktima na din siya dahil sa, na barkada, naligaw na ng landas, biktima siya ng ng pagkakaligaw ng landas. Di ba? O ngayon, ang dami nating kilala na after na sila, mga kababayan, gumamit, pati nga si Kwampo, si Christopher De Leon, gumamit pala yun. In-interview si Christopher De Leon po, nagpa-interview, si Ami Austria. Pero, nagbalik loob sa ating Panginoon. Tapos, nag-undergo ng rehabilitation. O, tingnan ninyo na bago yung buhay. So, may pag-asa. Basta't gagawin natin yung lalabanan natin yung mga bagay-bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. At tumawag sa ating Panginoon. Yun. Di ba? Marcos said his administration is eyeing to address the upstream of the problem or the prevention side while crafting policies on rehabilitation and law enforcement. Siyempre, yung mga hahabulin pa rin yun. Yung mga drug lords, alam nga naman, hindi sila hahabulin. Pero, yung treatment doon sa mga biktima po ito, yung mga naging addict po, mga biktima sila. Biktima ng masamang bisyo. Naligaw ng landas. Misguided kasi. You see? So, ganun mga kababayan ang sabi,
ni President Mongbong Marcos. Even as we speak, there is a working group putting together, ginagawa na ngayon, Daniel, war on drugs. We are looking more for the upstream of the problem, the prevention. Let us teach the children. Turuan natin, Anya, na huwag silang papasok sa ganyang gawain. So, yung kampanya, tututok maigi mga kababayan sa mga eskwilahan. You see? You don't achieve anything, Anya. Dapat maintindihan mo. Maintindihan nila ang consequence na masama. Most of those who went there were either jailed or are now dead. Kailangan na niya ma-realize nila, oh, pag pumasok ka dyan, hindi mo nakikita. Siguro may mga film showing na dapat gawin, ano? Marami na disgrasya na. Wala na. Yung iba naman, nandun, nakakulong. O, tingnan mo ito. Lahat ito, involved. May dati po akong kasama sa anak buhay dito. DJ. Nashock ako nang pumasyal ako po sa jail. Sabi ko, anong ginagawa mo rito? Dati kong DJ sa FM station po, nag-station manager ako. Nashock ako. Yun pala, nang umalis sa pag-DJ mga kababayan, may dati na siyang mga kabarkada na gumagamit ng ano, siya po siguro, ayun, nalibang kasi madali yung pera, nag-poser. nag-sideline mga kababayan sa pagiging poser. DJ siya sa radyo, nag-sideline sa pagiging poser. Hindi man po yon bago na ganong mga kwento. Sa Maynila, ang dami niyang ganyan. Yung iba, artista pa nga. Nag-sideline at saka na later on, naging hindi na sideline, hanap buhay na niya. Kasi malaki yung pumapasok na pera. Ayun. Natimbog. Nakakulong. Yun ang dapat maintindihan ng mga kabataan. Yun ang punto. Yun ang gustong mangyari ng ating Pangulo, mga kababayan. Marcos said, those who are addicted to narcotics should undergo treatment. Gamutin na niya natin. In fact, right now, we are trying to formulate how. What is the latest and what's the best way for the rehabilitation? Bigyan natin ng panibagong pag-asa itong mga taong ito na naligaw ng landas, nalulong sa droga. Ini yung tukang dito, tukang doon. Bang, 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 bang. Ayun. Yun ang gustong mangyari. Ibang approach. And then even on the enforcement side, I'd like to formulate that one. Marcos' predecessor, former President Digong, had waged a bloody war on illegal drugs, saying it is necessary to preserve the next generation of Filipinos. Pero yung approach niya, madugo nga eh, bloody war. Duterte had ordered law enforcers to destroy the apparatus of drug traders and to shoot drug offenders if they feel their lives are in danger. O ito na nga po. Yung alam na ninyo. The rest is history. Ngayon, na nagtagumpay po, marami pa rin pong ano, active pa rin po mga kababayan. So, after 6 years, ganun pa rin. So with that, mga kababayan, di man natin sinabing failure yon, di man natin sinasabi. Ang ibig sabihin natin, as the problem continue to exist, then I think another approach ang dapat natin gamitin
baka mas na maging effective sa paglaban po sa illegal na droga. Yan ang punto ng ating ano, ng bagong administrasyon, mga kababayan. So, yan po, mga kababayan, mga latest ngayon. Idagdag ko na lang po itong mga iba pang balita. Nagising na yata po yung octopus kasi yung isang pari na member ng octopus po, Nicanor, Austria yata yon. Pati yung si yung mismong head. Sino nga ba yon yung hindi makapag-suklay ng buhok? Nakalimutan ko yung pangalan. Sino nga yon? Pari po, scientist yon. Ngayon lang siya nagising. Possibly, mga kababayan, nakapagbasa siya ng mga articles in mga news releases, balita from other countries and from other experts. Ayun, na-realize niya na yung paggagamit po ng face diaper, imbes makatulong po, laking perwisyo sa mga tao. And now, he is pushing for the, you know, lifting ng ano, ng paggamit ng face diaper, pati na sa mga bata. Sa eskwelahan po. Yun na mga kababayan yung sabi niya sa interview ng SMNI. Paggamit ng face mask ng mga estudyante, dapat na ring tanggalin. Tagal ninyong ano, magising. Kasi based daw sa study, doon sa Amerika yata, mga kababayan, ng mga eksperto, ayon, yung ano, yung paggamit ng face mask, mga kababayan, ay yung paggamit ng face mask is hurting our children. Nang sabi, it affects the language development, yung communication skills, mga kababayan ng mga bata, kasi nakatakip lagi yung, di ba, sa pagtuturo ng language sa eskwelahan, kailangang magaya ng bata yung teacher sa kanyang pagsasalita at yung pagbuka ng kanyang bibig. Paano makikita, mga kababayan ng mga bata, yung pagbuka, magagaya yung pagbuka ng bibig para makapag-pronounce ng tama yung bata kung nakatakip yung face diaper sa bibig ng teacher? At yung bata din naman, nakatakip din yung bibig. Tama? Pati yung, tawag dito, yung facial expression, hindi mo na mabasa kung yung bata masaya o malungkot. Yung pagngiti niya, hindi na makita. You see? Yung mga tao, mga kababayan, para ng mga robot. Yun man talaga ang intensyon ng mga kabalot, mga kababayan. Kasi nga, maniwala kayo sa hindi, gagawin talaga po tayong para mga robot. That is the design of the future. By admission mismo po ni Schwab, yung World Economic Forum, na yung tao, mga kababayan, is a fusion of itong ang tawag dito? Itong physical human being and machine. Computer. You see? Ganon. O ngayon, nagising sila. Sila na mismo na yung nagsasabi. It hurts our children. Hindi lang, mga kababayan, na ganon na yung
language, ano, development nila, apektado. Ay, pati po yung brain, kasi nawawalan ng oxygen yung brain, paunti-unti, hypoxia. Sabi ng mga matitinong doktor na hindi funded, tulad ng mga consultants ng Duhel, funded ng mga Big Pharma. Ang gawin kasi po niyo, guys, sabi ko, i-abolish yung hayop TF na yan, palitan yung mga consultants, at tingnan ang dapat na nandyan sa Duhel, mga kababayan, walang ano, walang bahid ng Big Pharma, hindi nagtrabaho sa kanila. Kasi pag nagtrabaho sa kanila, siyempre yung interest ng Big Pharma, yun ang ipopost nila. Tulad ni Salbatana, ay ano yun? Yung si Edsel. Spokesman yun ng Python, tapos AstraZeneca, Sinakal, another Big Pharma companies. Paano hindi mag-post ng at agenda, mga kababayan, ng ano, ang ipost noon? Doon siya, ang amo niya sila. Hindi man tayo. Kaya yung pinoprotect niya, hindi man yung interest natin, yung interest nila. So ngayon, mabuti naman, nagising kayo dyan sa Octopus. You are now pushing for the removal. Pati sa mga bata, gawin na ninyo po. And I hope, makinig yung ano. Ngayon, pabor ako. Kasi naka-align kayo sa ating agenda, yung ating sinusulong noon pa. Kumusta mga bassers ko? Tama ako, ano? Tumigil na ako rin. Sabi ko, pambala kayo. Na-discuss ko na yung mga bagay na dapat ninyong malaman. Hindi dahil ako ay mas magaling sa inyo. Hindi po. Nagkataloon lang, nabiyayaan tayo ng ano, tawag dito, ng wisdom ng ating Panginoon in the gift of discernment. Nabigyan tayo ng ganon. And that's the reason why madali tayong makaunawa sa mga lalot pag alam natin kung saan naka-align. Walang gagawing mabuti po ito, mga ano. Laging evil po yung kanilang intention. Kasi yung amo nila, evil. Ganun lang yon. Kaya galing sa taas hanggang sa baba, evil po. Evil agenda eh. Hindi man para sa kabutihan ng buhay natin, kundi para mapasama tayo. Lahat pong protocols and restrictions na ginawa sa atin, pampasama po. Hindi po para iligtas tayo, kundi para po ipahamak tayo. Ipinahamak yung economy, ipinahamak mismo yung health ng mga tao. Ayosi, pati yung development ng brain and skills sa pagsasalita, by their own admission ngayon, mga kababayan. Sila na mismo ang nagsasabi. Yung Octopus, pakinggan ninyo yung interview ng SMNI. Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sa mga vloggers ang unang kumontra from the very start ng kanilang tayo po, hindi man sa pagmamayabang? Nag-iisa nga lang ako yata. Sa mga vloggers, tawag dito, kapariho ko po ng posisyon, mga vloggers from other countries, yung mga experts po na doctors, galing sa ibang bansa, some of the members ng tawag doon, World Doctors Alliance, na nag-file ng kaso doon sa Germany, in America. You see? O ngayon, unti-unti po lumalabas yung katotohanan. Yung position natin po, yun ang tama. Kasi tayo po, at yung mga kaalyado natin,
of the same ano, position. Mga kababayan, walang agendang ganito. Wala. Ito, mga scientist po, may mga sayad yung tuktok. Hindi man po yung totoong scientist. Ang totoong scientist, hindi po tumitingin sa kwarta, kundi kung ano ang magiging mabuting contribution sa ating bansa, sa ating mundo, sa ating humanity. Yun ang totoong scientist. Pero yung ganito, ay, huwag kayong magtitiwala sa mga taong ganyan kasi papahamak po tayo. Yun nga po ang nangyari sa atin. Pinagkakitaan tayo po at ginawa tayong idiots. Yan ang totoo niya. Ginawa tayong idiots, pinagkakitaan pa, double whammy. Doubling disgrasya po. Inututan na po tayo, ginawa po tayo pangalipin nila. Inuto tayo ng todo-todo po. At sana po, tuloy-tuloy ng magising itong ating mga ano kababayan. At natuwa tayo na yung octopus na dating ano kalyado nila, sila na mismo ang nagsabi ngayon. Alisin, tanggalin na rin yung ano, sa mga bata. Tama po yun. Face diaper. Nilagyan ng butas ng Diyos yung ating ilong para huminga ng fresh air, oxygen, hindi carbon dioxide. Pag may face diaper ka, paulit-ulit mong naa-inga yung mismong waste, carbon dioxide, kaya nga palabas yun, pagkain ng halaman yon. Tapos, na-obstruct niya yung dapat oxygen galing sa mga halaman na iyon ang atin ding yun din ang ating kailangan para mabuhay at magandar yung brain natin ng maayos. Inobstruct natin sa pamamagitan ng face diaper. Guwan po ito po, mga kababayan. Pure evil po yung ginawa po sa atin. Ginamit nila yung mga so-called experts para po i-destroy po tayo. O ngayon, sila rin nagsabi, face diaper hurts our children, sabi po ng octopus. Yung scientist mismo ng ano, na isang pare, si Nicanor Austria, panoorin po ninyo yung interview para maniwala kayo na yun ngayon ang sinasabi niya. Pero matagal na nating sinasabi rito. You see? Yun man lang po mga kababayan. Maraming salamat. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.